Hello, mga ka-YouTubers! It's me again, your mom, she Sharon in the house! Ayan po, isa pong magandang Biyernes sa inyong lahat. Alam nyo, eto na naman tayo sa kwentuhan at kantahan. Nakakainis yung kantahan ko, na-copyright yung mga kanta ko doon. Mga emote na emote pa naman ako. Ayan, nakakainis tuloy. Delete forever. Sige, gawa na lang ako ng bago. Madali lang naman. Ngayon, mga ka-YouTuber, ay meron na naman tayong pag-uusapan. At if you remember last time, I told you that we're gonna be discussing about the bakit episodes. Yung last time po, ang pinag-usapan natin, yung bakit mabaho ang paa mo. Oy, panoorin niyo yan, mga ka-YouTuber, especially sa mga workers. It's but natural na bumaho yung paa mo. Huwag kayong mahiya doon. Kaya nga, I have tips for you on how you will take care of it. How you will take care of your feet. At kailangan alagaan nyo ang inyong mga paa dahil yan ay very importante sa ating hanap buhay. O, diba? At dyan nagsisimula lahat ang sakit ng katawan. Kasi yan yung portal. Sabi doon sa reflexology, yun daw pinaka-soul ng paa, doon daw nanggagaling lahat yung sakit. At saka dito sa bumbunan. Pero syempre, paa yung pinag-usapan natin last time, kaya paa muna yung sasabihin ko sa inyong tip. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay iba. Hindi naman kabahuan. Okay. Nakikita niyo ba tong aking headset? Oh, ito, meron siyang microphone. Ito ay Razer ang brand niya. Itatry ko ngayon kasi natry ko to sa pagkanta. Maganda naman siya. So anyway, since magkukwentuhan lang naman tayo out of any script or anything, I just thought of it just now before I go to my badminton session. Oh, ayun nga, as I was saying, itong bagong Razer ang brand na ito. Oh, hello anak, mag-say hello ka muna. Ayan. Magbabadminton ako eh. Pero before magbadminton, kailangan mo nang magkwentuhan. Kasi baka makalimutan ko yung something in my mind. Masaya kaya. Anyway, ngayon mga ka-YouTubers, ang pag-uusapan natin, it's more about... Dan-dan-dan! Ito ay para sa mga kelots, sa mga pa-cute. Ano po ang topic natin for today? The topic is, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ulit, dan-dan-dan! Bakit? Bakit ayaw ng mga girls sa lalaking pa-cute? O, di ba? O, tips ko yan sa inyo. Kaya dapat tandaan ninyo mga kalalakihan, ha? Okay, unang-una, may mga lalaki kasi na, nagpapa-cute sila para mapansin sila ng mga likes nila na girls, mga loves nila na girls, or yung mga babae na gusto nilang pormahan. Ayan. So, minsan, kung magsalita, ganito, eh, kasi, gano'n, para mo laging may braces ang ngipin, o, di ba? Parang minsan naman nakaka... Minsan ako nainis ako sa mga gano'n, eh, kasi alam ko pagka talaga nagpapakyut ang lalaki. Minsan naman, yung pakyut, parang nga mapansin, pero hindi naman kanais-nais, di ba, nakakaasar lang, especially sa mga girls na katulad namin. O, yung kasi nasabi ko sa inyo, ha, kasi I have many experiences about that. Kasi may mga, marami kasing klase ng babae na gusto nila pogi, gusto nila magandang pumorma, gusto nila matalino, yung iba naman, ayaw naman sa nerd, yung gusto nila ganito, magaling kumanta, o, paano kung hindi ka magaling kumanta? So, paano? O, paano kung hindi ka magaling pumorma? Yung iba naman, pagka pinaradahan mo ng coaching magara, o, di ba, like yung sa Gold Digger na show, sige na, join na siya, sama na siya, kasi na naparadahan ng kotse. Huwag ganun, mga girls. And mga kalalakihan, ito naman yung magiging tip ko sa inyo, okay? O, sige, isa-isahin natin. Meron akong tatlo na very important at makakatulong ito sa inyo, mga ka-YouTubers kong kelots. Okay? So, ito, number one. Dan-da-da-da! Ayan ulit. So, sige. Ang una po ay,
Okay, ang una, kailangan hindi mawala sa iyo ang sense of humor. Kailangan lagi kang may sense of humor, 'di ba? Oh, ayan. So, yung kasing humor, nakakadala kasi yan. Minsan kahit ayaw sa'yo ng babae, pag may sense of humor ka, hinahanap-hanap ka na nila. Oo, totoo yon. Kasi pagka may gusto ka sa girl, tapos pinormahan mo siya agad, minsan nahihiya yung babae. So, kailangan daanin mo muna siya sa mga kwento, sa mga patawa, mga ganon. Yes! Oh, ayan, sense of humor. Kailangan lagi kang may baon na sense of humor. Okay, that's number one. Na sa tingin ko ay very important. Okay? Next, number two. Kalinisan. Cleanliness. Oy, mga ka-YouTuber na kelots dyan. Tingnan nyo ang mga kuko nyo. Ako, turn off ako pag madumi talaga yung kuko eh. Ang una kong tinitingnan sa lalaki ay yung kuko. Kapag malinis ang kuko niya, sa tingin ko ha, malinis siya. Malinis siya sa sarili niya. Hindi lang kuko sa fingers, pati yung sa paa. Meron pa nga dyan mga ibang lalaki, nagpapa-manicure pa, pedicure pa. Yung father ko, ganun siya. Talagang hanggang sa tumanda siya, ganun siya, nagma-manicure, pedicure, o ganyan. Kasi importante yung kalinisan. Imagine kumakain ka, madumi yung kamay. Tapos makikipag-shake hands sa'yo, madumi yung kamay. O ano pa? Madumi yung mga fingers. Ano pa? Kalinisan. Yung ngipin. Ay! Ano ba yan? Minsan yung iba hindi nagtututbrush pagkakain. O, tapos lalapit sa'yo. May tinga-tinga pa, itim-itim pa yung ngipin pag tumawa. Ay, patay tayo dyan. Turn off. Kahit anong ganda lalaki. Wala. Diba? So, totoo yan sa mga girls. Kaya kailangan, yung pangalawa na yan na sinasabi ko, mga ka-YouTubers, tandaan ninyo kasi napaka-importante niyan. Okay? Next. Oh, okay ba sa inyo 'yan? So maliwanag ba sa inyo? Ayan, may langaw-langaw pa. Ano ba 'yan? Excuse me lang, nagba-vlog ako. Mamaya ka na lumangaw diyan. Move away. Oh, ano ba? Bloopers ano? Oh, ayan. Okay, ulitin ko number one. Oh, ano ba yung number one? Oh, sense of humor, mga ka-YouTubers, mga kapatid, mga ka-brother, oh, 'di ba? Okay. Number one is sense of humor. Number two is kalinisan with your fingernails, with your teeth, and everything, your whole body, kailangan malinis. Oh, kasi importante yon. Tsaka yung mga ano dyan, ha? Yung mga ganito-ganito dyan, yung mga ganito-ganito dyan. Oy, dapat yung mga kilikili nyo, asikasuhin ninyo, yung pawis na, especially here sa bandang Middle East. Dito sa Qatar, ang init-init. Oh, tapos dapat sensitive ka sa sarili mong amoy, ha? Kasi baka mamaya lalapit ka doon sa girl. Tapos, nangangamoy ka na pala. O di, isa ka nang! You know what I'm talking about. You belong there. Alam nyo na yun. Kilala nyo na yun kung sino yun. So, let's not be like that. So, importante yung kalinisan natin. Okay? Kalinisan. Same thing with the girls. Kailangan malinis din naman. Actually, ang boys and girls naman halos parehas. May mga similarities naman sila pagdating dyan. Okay. So, ayan. That's another points for you to ponder. Okay? All right. Now, let's go to the step number three. Tip number three. Okay, pasensya na kayo ha. Wala kasi akong script na nagsasalita. I just talk from my mind kasi it's what I'm thinking about. Kaya pagka may naisip ako, kailangan i-vlog ko na kasi otherwise makakalimutan ko. Ayoko na ng mga writing. Papagod na ako. Magsasalita na lang ako. Ayoko nga sumagot sa mga text minsan eh kasi ang hirap mag-text. Oh, especially pagka antok na ako. Oh, ano? Ito na naman siya. Oh, halika nga. Show ka dito. Show, say hello. What do you like with the boys? You don't know. Okay, you're 9 years old. Move away. Aray ko, pinatukan ako. Okay, that's mom and daughter. That's how we are. Next, number three. Ano kaya? Thoughtfulness kaya? Number three. Ano kaya importante? Thoughtfulness? Ano pa kaya? Oo, sa tingin ko, yung thoughtfulness. Oo. Thoughtfulness. Pag kasi thoughtful siya, marespeto din siya. Yun yun. Pag sinabing thoughtful, ibig sabihin, maasikaso, magalang, thought, lagi ka nasa isip.
Kasi pag lagi ka nasa isip, ibig sabihin mahal ka. Pag pinakitaan ka ng thoughtfulness, ibig sabihin mahalaga ka. Pag pinakitaan ka ng thoughtfulness, ibig sabihin importante ka. Kaya, pakitaan nyo ng thoughtfulness. Kasi nakakalusaw ng puso. Heart-melting yon sa mga babae. O, katulad ng asawa ko, very thoughtful yan. Pagising ko sa umaga, o, may pagkain na kami. Kaya, look at me! Jaba-jaba na ang mamshi nyo. Ayan. O, yun yung sa akin, ha? That is the three most important thing that I really like with the boys. So, kailangan kayong mga boys, kung hindi kayo magaling kumanta, hindi kayo marunong maggitara, hindi kayo mahusay sumayaw, wala kayong talent, sabihin na natin wala kayong talent, pero meron ka namang sense of humor, malinis ka and thoughtful ka, love encompasses everything. Kaya, but what I'm saying is, ito yung tatlo na makakabighani sa pag-ibig mo sa isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah! Okay. So, nakikimillennial lang po ang mamshi nyo. So, yan po ang ating topic for today. Today, Friday. Come here! Look! Ito po. I already did that. You don't hear? Okay. Minsan nag-nosebleed din ako sa anak ko kasi English speaking to. Eh. See, but she understand me when I speak in Tagalog, right? Of course. Of course. Alright. So, yan na muna po mga ka-YouTubers. At kung meron po kayong mga comments and suggestions, mag-ano lang po kayo. Mag-suggest lang po kayo. But don't forget to subscribe. Yeah, alright. This is your mom, she in the house, signing out. Dalagang Pilipina. Yeah. Bye. Bye.